magluluto na tayo. Painitin na natin ang ating mahiwagang pan. Siya nga pala guys, tingnan nyo to. Yung kaninang sinabi ko sa inyo na ulam ng aking mga doggy ay naadobo ko na siya guys. Ayan. Mamaya papakain ko na yun sa kanila. Dadagdagan ko na lang ng iba pang ulam. So lalagay muna natin siya dito. Ngayon ay mainit na yung ating pan. So ilalagay na natin tong yung lumang butter muna guys ang ating unahin ha. Kailangan lagi sanayin natin ang ating sarili talaga guys na ganun. Para walang nasasayang. Siyempre kulang yan dahil sa masarap talaga yung maraming butter. Kaya nga siya tinawag na butter shrimp. So patayin muna natin saglit. I-slice pa tayo dun sa aking binili kanina na bagong butter. So lalagyan pa natin siya guys. Ito pa. Teka lang guys ha. Teka lang guys. Kailangan talaga tayong mga misis ay mabilidad sa kusina. So ito na guys. Dadagdagan natin siya ng butter. Para talagang yan ang pinakasos niya kasi eh. Ayan. Tapos habang tinutunaw natin siya guys, alam ko naman na alam niyo yan eh. Ito kasi guys ay style ko lang. So tayo simple lang naman talaga magluto dahil wala eh talagang ganun. Dahil dito kay COVID lahat ay nabago. So ayan, kung ano lang yung available natin. So ilalagay na natin guys ang ating garlic. Ayan, dahil siya nga ay garlic shrimp, so dadamihan natin guys. Ayan, ganyang karami. Ganyang karami ang ating garlic. And then guys, isasabay na natin itong ating, lagyan natin ng konti nito guys, para medyo may konting sipa siya. Ayan. Huwag masyadong maalat. Marami. Kasi kahit dry dyan ay maanghang pa rin guys. So, ayan. Igigisa na natin siya guys. Ganun lang kasimple. Kasi huwag na natin antayin matunaw pa ng gusto yung butter kasi nga baka masunog. Hindi kasi tayo naghahalo ng oil dito guys. Ganyan lang. Oh, diba? Nakikita nyo ba yun guys? Oh. Ayan ay pag naamuyan ng anak ko sa kwarto, siguradong tanggal ang puyat niya. Baka sabihin nyo guys, lagi ko talagang minimension yung anak ko. Oo, talagang lagi kasi kaming dalawa lang ang magkasama ngayon dito lagi. Lagi kami magkadikit na mag-ina. So siya ay pa-baby siya sa akin lalo ngayon. Siya ay bunso talaga siya ngayon. Ayan, guys, ganyan. Habang tinutunaw natin yung butter, syempre kasabay na naluluto yung ating bawang. Aantayin lang natin siya, guys, na mag-golden brown. Tapos, ihulog na natin yung ating ano, ang ating shrimp. Diba, napaka-easy lang at napakabilis lutuin. So, ilalagay na natin to. Itong ating nag-iisang pantimpla. Isa lang naman, guys. Ito, syempre, dahil hipon ang lulutuin natin, hipon din to. So, lalagay natin para pampalasa lang, guys, kasi para kumapit sa shrimp natin. Ayan guys, isasabay na natin siya, sabay-sabay lang, mabilis lang to guys eh, ganyan lang oh. Tapos lalagyan na rin natin siya ng paminta guys, para wag na natin itaktak guys kasi ito naman ay talagang durog na. Ayan, konti lang dahil nilagyan natin siya ng chili, dried chili, so aanghang siya. Ganyan lang kasimple ang gusto ng aking anak, napakadali lang naman lutuin. Kaya lang, medyo pricey talaga siya, pero okay lang naman. Siyempre, para sa mga anak natin ay walang kaso yan. So, ayan na guys. Napakabango na naman niya talaga guys. Parang gusto ko nang ilublob yung nguso ko dito para matikman siya. Nakita niyo guys? Napakabango talaga. Siguro ito talaga ang sikreto ng pagluluto. Siyempre, lalagyan natin ang puso. At saka ako naniniwala ako dapat pag nagluluto ka ay lagi kang masaya para lalong masarap ang magiging result ng iniluluto. Ayan guys, so ganyan lang siya simple. Medyo syempre halos isang buong butter to guys eh. Kasi inubos ko yung 1/4 ko doon, yung natira ko pagkatapos 3/4 yung idinagdag ko. Kaya medyo marami siya. Ayan oh. Pag hinulog natin dito yung ating sugpo guys ay syempre uhurong pa yon, kaya sabi ko nga sa inyo kanina, konti na lang, magmumukha na siyang alamang. Ayan, malapit na natin siyang ilaglag dahil siya ay nag-golden brown na guys. So, ayan o. Oh. Siyempre, nandyan na yung ano niya, pantimplan niya. So, na-mix na lahat.
dyan, talagang kailangan mo na lang ihulog yung ano. Ito na naman, pinapawisan naman ang mga ang mami nyo. Nasaan kaya yung towel ko rito? Kung mapapansin nyo guys, lagi ako may towel sa balikan, papasensya na kayo guys, kasi talagang naliligo tayo lagi sa pawis. So, ayan guys. Ilalagay na natin ang ating, ayan oh, ang bango-bango guys. Napakapak nyo talaga. Ayan oh, kung nandito lang kayo, matitikman nyo talaga to guys. So, pwede na natin ilagay ang ating shrimp. Ayan, ihuhulog ko na. Yun. So, ganyan lang kasimple. Diba? Kasimpleng na natin. Napakasimple lang guys, pero mapapasaya natin ang ating mga anak. Kasi kapag meron silang mga nire-request, talagang hanggat maaari ay aking iniluluto. Kasi maganda kayo, nagre-request sila, diba guys? Kesa naman yung luto tayo ng luto pagkatapos eh, hindi naman nila may enjoy. Pero ako naman, awa ng Diyos, lahat naman ng niluluto ko ay talagang nagugustuhan nila. So, teka guys, magpapalit ko ng sandok ha, dahil yung sandok ko talaga, ang lambot-lambot. Yan. Papatayin muna natin sandali ang apoy. Kasi nga, ay masyado nang luto yung ating bawang. So, atin muna siyang imimix bago natin uli bubuksan, ha? Iibabaw muna natin siya kasi hindi natin makokontrol. Ang bawang kasi talagang madaling masunog. Pero habang siya ay nasusunog, lalong tumitindi yung kanyang aroma. Ayun na guys, so bubuksan na natin. Medyo na ipaibabaw na natin yung ating bawang kasi pag di natin ginawa yun, ha, ay masusunog talaga siya ng tuluyan. So eto na nga guys, madali lang itong lutuin. Inuna na natin siya para dito sa pinaglutuan niya, dito na rin ako maggigisa ng aking ampalayakon longganisa. Yan guys. I'm sure ay nakakapanood kayo ng mga cooking show sa yung mga ganon sa YouTube, pero ang sa akin kasi guys, hindi naman tayo ganon ha. Ito talaga ay gaya ng sinabi ko sa inyo, everyday talaga ganito ang ginagawa ko. So talagang pangpamilya lang siya. At gaya nga na sinabi ko sa inyo guys, what you see is what you get. Kung baga, ito talaga yon. Hindi ko na nga pinakita sa inyo kanina yung pagliligpit ko eh. Siyempre, niligpit ko muna yung mga pinaggawan ko bago tayo mag-start. Kaya, huwag nyo nang pansinin yung damit ng inyong mami dahil talagang aapat lang yan. Yan ang aking pinaka-uniform everyday. Yan, pero huwag kayong mag-alala kasi yan naman ay laging nilalaban. Hindi naman yan guys, ginagamit ng hindi nalaban. Ayan ha, malapit na siyang maluto. Kapag siya ay naging orange na lahat siyang ano natin, hipon natin, yan, that's the time na pwede na yan. Kasi ang hipon naman talaga ay pag na-overcook din yan, yung sugpo ay titigas. Ayan. Nakikita nyo ba yan guys? Anong oras na ba ngayon? 10 o'clock na guys. Kayo ba ay medyo late pa to. Dapat 9 o'clock nakaluto na ako guys. Kaso nga lumabas ako kanina, diba? Nagpunta ako sa palengke. Kasi hindi pa naman araw ng aking pamimili. May laman pa naman yung aking freezer. So nagki-crave daw yung anak ko nito. Kanya lumabas ako. So eh, nakakita na naman ako kanina ng pambansang isda nating mga dukha. So, bumili na naman ako, guys. Kasi minsan dito sa, ano namin, palengke namin, guys. Although, 5 minutes walk lang to eh. Anda lang ng, ano kasi dito noon eh, yung galunggong na lalaki. Kaya hindi ako masyadong nabili niya noon. Dati, paborito din ng anak ko yung tilapia. Pero ngayon ay, kasi meron nga akong nabasa. So, hindi ko na siya pinapakain na yun noon. Kaya pagka nakakakita ako ng alumahan, ganyan. Yan yung minsan guys, yung specialty ko na paksiw na bango sa isi-share ko din sa inyo yan. Ha? Kapag ako ay meron sa rep, kasi sabi nga sa inyo, kung ano lang yung, kung ano yung nasa rep ko, yung talaga yung niluluto ko. So, pag nagkaroon tayo niyan sa freezer ko, at magpapaksiw tayo, papakita ko sa inyo kung paano. Ayan guys.
Malapit na siyang maluto. At syempre, ayan na nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, lilit talaga siya, oh. Ang lilit na niya. Hindi kagaya nung niluto ko nung isang beses, talaga napakalalaki niya. Kasi sa ano lang to guys, sa palengke lang. Dito lang sa aming palengke kasi nga, pag sa supermarket, talagang malalaki. Pero minsan nakakachempo din ako dyan. Ayan. So ngayon, kukuha tayo ng, titikman na natin. Ito pala. Titikman natin guys ha, kung ito ay, paano ba yon? Kailangan nating masanay talaga guys na ano eh, sa kutsara tumitikim. Kasi, baka sabihin nyo naman, napakahirap ko talaga turuan. Tikman natin guys ha. May mga paganyan pa tayo. Wow. Ang sarap. Pero lagyan natin siya konting, ano guys ha. Para mas lalong. Konti lang. Itong ating, yan. Ito talaga guys, ang pantimpla ko eh. Ewan ko ba, may kakaiba kasi siyang sarap. I'm sure naman eh, yung mga ibang mami dyan ay makaka-relate sa akin. Yan, malapit na itong maluto guys. So, tikman natin ulit. Para makita nyo naman kung paano mag-project si Mami Dindin ng kanyang mga niluluto kapag siya ay tumitikim na. Gusto ko maramdaman nyo din na kahit wala kayo dito, talagang parang nandito na kayo. Sa itsura pa lang ng pagmumukha ko ay mararamdaman nyo na talagang masarap siya. So ito na nga guys, titikman na natin uli. Sinilagyan na natin siya ng aking special na pantimpla. Napakasarap talaga. Sobrang sarap talaga. Talagang masasabi kung pwede kong i-recommend sa inyo to. Napakasimple lang gawin. Ganyan lang, pero mayroon kasing iba guys, talagang pagka gumawa sila ng butter shrimp, marami talagang mga ano yan, meron pa yung mga herbs na nilalagay, pero ako hindi na. Ganyan na lang, kasi hindi naman tayo palaging nakakapunta sa supermarket ngayon nga guys eh. So ayan, kanina, pumitik lang ako ng konting pamimili, dahil wala nga akong taga-bitbit, so medyo mabigat. So ayan na guys. Sandali na lang, siya ay atin ang isasalin kasi dito na rin tayo magluluto ng ating susunod na dish para yung lasa ng ating kawali ay nandyan na rin. So, papakita ko din sa inyo kung paano ko gumawa ng napakasimpleng ampalaya con longganisa pero nagustuhan naman siya ng aking anak. Yan! Ang liit man niya! Pero yung ulo niya, ito lang mahirap talaga sa sugpo eh. Yung katawan ng lumilit, yung ulo hindi masyado eh. Ito pa naman tinatapo natin. Kaya pag nakain ang mga anak ko, kahit na mataas yung uric acid ko, nakaabang ako sa ulo. Kasi nga, nandyan yung lasa, di ba guys? Tapos, ito lang naman ang halos kakainin nila dyan, yung katawan. Sayang naman yung ulo. So, ito guys, okay na to guys, ha? Atin muna itong isasalin guys. Tapos, isusunod natin uli ang ating... ang palayakon, longganisa.